Ikinatuwa ng mga taga-suporta ni dating Senadora Laila De Lima ang pagkapanalo niya sa kaso, habang si dating presidential spokesperson Harry Roque gustong habuli ng mga testigong naglaglag noon kay De Lima, pero biglang bumaligtad. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Umiiral ang hustisya sa bansa. Ito ang nagkakaisang reaksyon hindi lang ng mga taga-suporta kundi maging ng mga kritiko ni dating Senadora Laila De Lima matapos siyang mapawalang sala sa isa sa dalawang natitirang drug cases laban sa kanya. Kabilang na rito si Attorney Harry Roque na dating tagapagsalita ng Administrasyong Duterte kung saan kailang kritiko si De Lima ng madugong war on drugs. Bilang isang Pilipinong abogado, no, rinirespeto natin ang desisyon ng hukuman. Sana ito ay magiging ebensya na dito sa Pilipinas, gumagana ating sistema ng katarungan, gumagana ating mga hukuman, dahilan para lahat ng biktima ng dinurungang bagay ay dumulog sa Pilipinong korte at hindi sa mga dayuhang korte. Pero giit ni Roque, hindi dapat palampasin ang pagbawi ng testimonya ng mga testigo. Tinutukoy niya rito ang pagbaliktad ni na dating Bucor OIC Rafael Ragos at self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na dating nagdiin kay De Lima. Dapat kasi mapanagot talaga yung mga testigong bumaliktad. Kasi nga, nasayang tuloy yung panahon ng mga piskal, ng hukuman, at nasayang din yung kabanambayan na ginastos. Kinakailangan siguro din, itaasan natin yung parusa sa perjury. No? Kasi lahat ng ginawa ng mga testigong bumaliktad ay perjury, pero walang natatakot dyan, no, sa krimen dahil napaka-liit ng parusa na ibinibigay natin. Duda rin si Roque sa sinasabi ni Ragos na may pumilit sa kanyang idiin si De Lima sa kalakaran ng illegal na droga sa Bilibid. At kung totoo man daw ito, dapat umanong mapanagot ang pumersa kay Ragos at sa iba pang testigo. Pero sinasabi ko nga, yung panahon na napakinggan ko testimonyo ni Ragos, mukhang wala namang pressure sa kanya kasi siya naman nag-iisa. Wala namang nakatutok na barel, wala namang umaaligid-aligid sa kanya. No? Privado yung pag-uusap namin, nakasama isa pang nakaupong senator ng mga pagkakataon na yun. No? So, sa tingin ko, wala talagang pressure. So, hindi ko alam kung saan nanggaling mga pressure na sinasabi nila. Para naman kay Justice Secretary Boyeng Rimulya, patunay lang ang desisyon ng pagiging independent ng hudikatura sa bansa. The rule of law has prevailed. And it just points out to us that the independence of the judiciary is a basic foundation of our democratic system. So it's good. It's good for us. Ang palasyo naman, ginagalang daw ang desisyon ng korte sa kaso ni De Lima. Wala akong masasabi kundi purihin natin yung judge. At si Senator De Lima, that's another victory in her cup. So that's all. Ayoko naman mag-congratulate. That's the justice system working. Nagbubuni naman ang mga kaalyado ni De Lima sa pagkakaabswelto sa dating senadora. I am happy that my friend and colleague, former Senator Laila De Lima, has been acquitted and anticipate her full vindication and eventual liberty. The false narrative and web of lies that led to her imprisonment is finally being undone. The real crime has always been her arrest. Ang dapat daw isunod ngayon, papanagutin ang mga nasa likod ng pagpapaaresto sa dating senadora. Justice for former Senator Laila will be completed when the sinister plot to put her in jail only for speaking out for the truth and welfare of our fellow Filipinos is fully exposed in daylight. Si dating Senador Kiko Pangilinan naman na kasama rin ni De Lima sa oposisyon noong nakaraang administrasyon, masaya rin sa desisyon ng korte. Giit ni Pangilinan, sa umpisa pa lang ay alam na nilang gawa-gawa lang ang mga akusasyon laban sa senadora at inimbento lang ang mga ebidensya. Patuloy raw silang mananawagan na palayain na ng tuluyan si De Lima. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Nagpaabot ng pagbati kay Senator Laila De Lima ang ambassador ng European Union sa Pilipinas. Sa pahayag ni Ambassador Luke Veron, sinabi niyang mahalagang hakbang ito sa pagkamit ng kalayaan ni De Lima. Hindi raw niya lubos maisip ang saya ng dating senadora sa kabila ng 6 na taon niyang pagkakakulong. Umaasa rin ang EU sa mabilis na paglabas ng resolusyon sa isa pang drug case laban kay De Lima. Sana rin daw mapabilis ang desisyon sa petisyon ng dating senadora para makapagpiyansa at pansamantalang makalaya. Binigyang diin ni Ambassador Veron ang matagal na ugnayan ng Pilipinas at European Union. Nirerespeto raw nila ang justice system ng ating bansa.
Nitong Pebrero, binisita si De Lima ng halos 20 abogado ng EU sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.